Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya huwag mong kaliligtaan at huwag mong lilimutin at huwag mong babaliwalain ang iyong naririnig ngayon. And I will challenge you, be big in your life. Magikang malaki sa iyong buhay at mararanasan mo ang pagsama sa iyo ng Diyos kung ikaw ay lalakad na laging kasama ang Espiritu ng Diyos. It is not achievements. It is the fruit of your life that matter most in the sight of God. Do not aspire for the praises of men. Desire praises from God. Work hard to attract the attention of God. Trabahuhin mong mabuti yung iyong trabaho para mahikayat mo ang pagtingin sa iyo ng Diyos at mabigyan ka ng kaunlaran. Amen po ba? Kaya nga po, yung naabot naming mag-ama, 12 states, in 36 days. Yun po ay isang kapangyarihan ng Diyos na hindi basta-basta darating sa isang tao. Kailangan pong tama, we are alive for Jesus. Kaya nga, ang sabi po dito, makinig kayong mabuti because this will be your life. Huwag mong sayangin ang gabing ito sapagkat naririto ka, itinakda ka ng Diyos para sa isang kadakilaan na kanyang gagawin. Kailangang maunawa mo na meron kang makapangyarihang sandata. Ang sabi ng isang lingkod ng Diyos at siya ay nakabubuhay ng mga patay kapag siya'y nanalangin. Ang sabi niya, Christians, do not forget that we have powerful weapon in our mouths. And what is that weapon? That weapon, ang sabi niya, always believe what is written in the Bible. So the powerful instrument that we possess is what is written. Kaya nga, pansinin po natin nung tinutukso ang Panginoong Hesukristo ng Diablo, ang sabi ng Panginoon, it is written. Amen po ba? Kung ano ang nasusulat, yun ang mangyayari. At kung ikaw ay hindi magpapakaalam sa salita ng Diyos, madadaig ka ng mga pagsubok at tandaan mo ang mga pagsubok. Ang disenyo niya ay para ka magtagumpay, hindi para mabigo. I know my plans for you. I know what I am thinking toward you. Ang aking iniisip ay para ikaw ay magtagumpay, hindi para ikay mabigo. Ang aking iniisip, sabi ng Diyos, ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan at magandang hinaharap hanggang sa iyong mga apo. Amen po ba? Hindi rito pinag-uusapan ang pinag-aralan, hindi rito pinag-uusapan ang mukha, sapagkat hindi nasa mukha ang pagtagumpay, nasa puso ang pagtatagumpay, at sa paglakad sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga pag ikaw ay nagpakaalam sa paningin ng Diyos at ang puso ng Diyos ay laging iyong inaabot, ang Diyos ay matutuwa sa iyo. As you draw near to God, God will draw near to you and your promotion will follow. As you draw near to God, each moment of each day. Maximize your moments. Amen po ba? Believe God and continue on living for God. We have one life. Remember this, tatanda tayong lahat. Puputi ang buhok natin. Kung pumuti man, pwedeng paitimin mo, pero tsak na puti pa rin yan. Pero laging tandaan mo, we have only one life and it will soon expire. Sino rito hindi mamamatay? Taas ang kamay. Salamat at kayo totoo. We have only one life, each one of us. And it will soon be passed. Only what is done for Christ will last.
Lahat ng ginawa natin para kay Jesucristo at laging tandaan natin, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang at walang sino mang mamamatay para sa sarili lamang. Laging tandaan mo, kayo dapat at talaga ang tamang mag-asawa kung kayo ay mag-asawa. Kayo ang tinakda ng Diyos sa isa't isa. So, always affirm, laging hangaan mo ang iyong asawa. Laging tingnan mo ang magandang katangian ng iyong asawa. At ito'y nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? Ganun po ang pagpupuri. Kaya nga po, sabi po dito sa Ezekiel 36, sabi po dito, kung ilang ulit po yung bahagi ng mga talata, thus saith the Lord, thus saith the Lord God, thus saith the Lord God, paulit-ulit po yon sa Ezekiel 36, pero kapansin-pansin po, sa verse 7, tingnan po natin, iisa-isahin natin. Therefore, thus saith the Lord God, I have lifted up mine hand, surely the heathen that are about you, they shall bear their shame. So, pansinin po natin, magpatuloy ka lang sa Diyos. Kahit na bigo ka sa ngayon, kahit na walang hanap buhay ang sino man sa atin sa ngayon, maaaring nililibak ka ng iyong mga kaeskwela, maaaring pinagtatawanan ka ng iyong mga kamag-anak, pero tandaan mo ang sinabi ng Panginoon, itinaas ko na ang aking kamay. Hallelujah. At tiyak na yung mga hindi naniniwala sa Diyos na nasa paligid mo, sila'y mapapahiya. Hello? Sa verse 8. So tandaan po natin ang Diyos ang pagmumula ng lahat ng ating pagunlad. But ye, O mountains of Israel, you shall shoot forth your branches and yield your fruit to my people of Israel, for they are at hand to come. Kaya kung titingnan po natin, ito ay propesiya. Pag sinabing propesiya, ito po yung gagawin ng Diyos sa hinaharap. Bakit niya gagawin na ikaw at ako'y alisin sa kahihiyan? Bakit ikaw at ako ay aalisin ng Diyos sa kabiguan? Bakit ikaw at ako ay pagtatagumpayin ng Diyos? Para ba sa atin? Hindi po para sa atin. Kaya tayo pagtatagumpayin ng Diyos, kaya tayo pinagagaling ng Diyos, kaya tayo pinagpapala ng Diyos, kaya tayo ipinopromote ng Diyos, hindi para sa atin. Sa verse 21, makikita ko po sa inyong hindi para sa atin ang ating kaunlaran. At ang sabi ng Panginoon, but I had pity for mine holy name, which the house of Israel had profaned among the heathen, whither they went. Naawa ako sa aking banal na pangalan. Ang Diyos naawa sa kanyang banal na pangalan sapagkat ang kanyang hinirang na lahi ay nagdarahop at naghihirap. At kaya sila nagdarahop at naghihirap, hindi nila ipinagmamalaki ang Diyos nila. Hello? Hindi po yan sa ekonomiya. Hindi po yan sa kapaligiran. Hindi po yan sa pamahalaan. Yan po'y nasa personal mong pagpapasya na parangalan ng Diyos. Sa verse 22, ang sabi po dito, therefore say unto the house of Israel, thus saith the Lord God, I do not this for your sake. Sinulit po. I do not this. Or I do not do this for your sake. So hindi po para sa kanyang bayan, sa kabutihan ng kanyang bayan, bagamat gusto ng Diyos na maunlad ang kanyang bayan, bagamat gusto ng Diyos na malusog ang kanyang bayan, at gagawin niya ito, why? O house of Israel, but for mine holy name's sake. Bakit daw po niya pagpapalain ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hinirang? Bakit ka pagpapalain ang Diyos alang-alang sa banal niyang pangalan, alang-alang sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo? Hallelujah! But for mine holy name's sake, which you have profaned among the heathen, whither you went, in yung hindi pinahalagahan ang banal kong pangalan, sabi niya sa mga Israelita.
Kaya ang pangalan ko ay nilalabastangan ng mga hindi kumikilala sa akin. At ang dahilan, hindi kayo nagtiwala sa akin, kaya kayo bigo. Ang dahilan, hindi kayo nagtiwala sa akin, kaya kayo ay hindi magtagumpay. Ngunit, sa kabila noon, may pangako ako sa inyo na sa awa ko sa banal kong pangalan, pagpapalain ko kayo. Hello. Napakabuti po ng Diyos. Kaya si David, na mortal ang mga kasalanan, create in me a clean heart, O God. Huwag mong sisisihin. Kayong mag-asawa, huwag kayong magsusumbatan at huwag kayong magsisisihan. Laging tandaan mo, kayo pa rin, magpakailanman. At laging tatandaan mo na ang inyong pangkasalukuyang pagsubok ay pagsubok lamang yan para makita mo ang lantarang paggawa ng Diyos. So if you honor your wife, husband, if you honor your husband, wives, ang Diyos ay mapaparangalan sapagkat ito ay pagpapahayag na ikay nagtitiwala na ang sinumang pinag-isa ng Diyos ay walang sinumang makapaghihiwalay. Amen po ba? Kaya nga, simulan ninyong kayong mag-asawa lamang sa isa't isa. Sa covenant, ang covenant ang ibig sabihin ay tipan o sumpaan. At ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham. At ang tipan ng Diyos o ang sinumpaang pangako ng Diyos kay Abraham ay tuloy-tuloy kay Isaac, kay Jacob at sa mga anak ni Jacob. Kaya nga, ang tipan ay tatlong bahagi. There are three components of a covenant. Ang una, pag nagtipan ang dalawang nagkasundo't nagsumpaan, face to face, magkaharap. Eye to eye, magkikita yung dalawang nagkasundo. Ang ibig sabihin, I will respect you. So yun po ang sumpaan. Igagalang kita, sasabihin ng isa, igagalang din kita. Kaya pag iginalang mo ang Diyos, igagalang ka ng Diyos. Ang second component ng covenant ay shoulder to shoulder. Halika, Pastor Edward. Ito yung second component ng covenant. So magsusumpaan tayo na ang kapakanan mo at kabutihan mo ay aking bitiin at yun din ang sasabihin mo. And then pag shoulder to shoulder, lalakad tayong magkasabay. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay sasabayan ka araw at gabi. Saan ka man pumaroon, sasamahan ka ng Diyos. At ang third component, back to back. Back to back. Talikuran. Na ang ibig sabihin, yung kalaban ko sa likod, ipaglalaban ako niya. At yung kalaban niya sa likuran niya, ipaglalaban ako. Pag may nagchismis sa akin, ipagtatanggol niya ako. Amen? Yun po ang tipan. Kaya nga, unawain mong mabuti, hinding-hindi ka pababayaan ng Diyos, kailanman hindi ka kalilimutan ng Diyos, iangat ka ng Diyos. Kaya ang hihilingin mo lang, hindi. Do not be guilty of all your failures. Sabihin mo, Diyos ko, alam mo namang mahina ako dahil alam ng Diyos na mahina ako at ikaw. Kaya kayong mag-asawa, huwag mo nang sumbatan yung iyong asawa dahil talagang mahina tayong lahat. Hello? Kaya magdalanginan tayo at magkasundo ang bawat mag-asawa at bawat magpamilya, magkaibigan at magkasama sa simbahan, magkasundo tayo. Nasa harapan mo, ikaw ay ipaglalaban ko, sabay tayo, maglalaban tayo magkaisa at laling ilikod natin ating puprotektahan ng ating pag-ibig at paggalang sa isa't isa. At ang Diyos ay matutuwa at dito sa lugar na ito, ikaw ay pagpapalain sapagkat ang sabi ng Biblia, you will eat the fatness of my house and you shall drink the rivers of my pleasures. And your goodness will be from my house. Kaya huwag kang liliban ng pagdalo sa pagtitipon because the goodness of the Lord is in the house of the Lord. Kaya nga ang sabi ng mga awit, show me a token of your goodness. Nang ibig sabihin, ipakita mo ang katibayan ng iyong kabutihan. Pagpalain mo ako, paunlarin mo ako, pasaganain mo ako, alang-alang sa iyo.
at makapaglalakbay ka kapag ikay masunurin. Amen po ba? Yung lahat po ng pinuntahan namin sa America for 36 days, hindi po kami magkakakilala. Pero alam niyo po, hindi mga pangkaraniwang mga tao yung pinuntahan namin bukod doon sa aming mga kamag-anak. Pero parang kung ilang taon na kami magkakaibigan, bukas ang kanilang bahay sa aming mag-ama. At parang kami ay kapamilya nila. At bakit? Sa pagkatandaan mo po, kapag pinaniwalaan mo ang pag-ibig ng Diyos, tandaan mo, hinding-hindi ka hihiwalayan ng Diyos. Nobody will be able to separate you from the love of God. Nakukuha niyo po. Kailangan yung kabigatan mo ay mawala sa iyo at mapalipat kay Hesus Kristo para ikaw ay maging magaan sa paglalakbay mo sa loob ng isang linggo. At yun po ay sa pamamagitan ng paniniwala. Iniibig ako ng Diyos. Remember this, that while on earth, in our time, in the span of life that is allotted to us, remember this, that Jesus will not be our judge while we are alive. Jesus will continue to be our Savior. Habang buhay tayo, si Jesus Cristo ay tagapagligtas. Pag namatay ang tao, si Jesus Cristo ang hukom. Pero ikaw at ako, hindi nahuhukuman sa pagkatandaan mo, darating ang kahirapan sa buong daigdig. Nung nasa Springfield, Illinois kami, nung na 1839, nagkaroon ng financial depression sa Amerika. Sobrang hirap for 10 years. At nung 1929, October, Black Thursday ang tawag doon, nagsimula ang pagbagsak ng ekonomiya ng Amerika for another 10 years. At ang sabi ko, bakit kaya, sabi ko doon sa Amerikano, na kaibigan ko, bakit kaya every 100 years ay nagkakaroon kayo ng financial depression? Ano kaya ang mangyayari sa 2029? Baka maulit. Alam mo, sabi ng Amerikano, most likely it might. Pero huwag mong kalilimutan na hindi mo aabutin ang panahon ng Antikristo. Huwag mong kalilimutan na hindi mo makikita, laging alalahanin mo, hindi mo makikita ang pagkawasak ng bansang Israel. You know why? Dahil aalisin ka at dadagiting ka patungong ulap. Kaya't ang ating main focus at concern is to live every day in the power and in the presence of the Holy Spirit. Kaya huwag mong hayaan every day. Sabihin mo, Holy Spirit, Holy Spirit, lead me. Holy Spirit, guide me. Dahil may pangako ang Panginoong Hesukristo, my Spirit will guide you to all truths. And my Spirit will teach you on what way you are about to go. Laging tandaan mo po, with the Holy Spirit, sigurado ang magiging mong buhay. Tandaan mo, we are not dependent on the economy of the world system. May paraan po at kapangyarihan ng Diyos na mahihiwaga na hindi natin alam kung ano ang mga yon. Subalit, let us continue living, believing that God wants to bless us every day as long as we are alive. Kaya kung titingnan po natin ang mahalagang mga salita ng Diyos sa verse 25,
ng Ezekiel 36. So verse, then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. So yun pong sprinkle ay parang, anong tawag doon? Rigador. Ano, rigador. Ayan, so, pag manual lang po, ano, yung parang pandilig. So, pansinin natin, yung magiging personal na paglilinis ng Diyos sa iyo at sa akin. At ang sabi rito, then will I sprinkle clean water upon you and you shall be clean. Ano ba ang karumihan ng bawat isa sa mga Israelita? Una, filthiness. Ano ang nakakapagparumi? Idols. So I will clean you and you shall be clean from all your filthiness and from all your idols. So pansinin po natin yung nakarurumi ay yung mga bagay na hindi natin ipinagkatiwala sa Diyos. Kapag tayo trumabaho sang ayon sa ibig natin at gusto natin at lakas at talino natin na hindi natin inialay ito sa Diyos. Kaya nga, huwag mong kalilimutan, bago ka gumawa, iyo munang tiyakin na kasama mo ang Diyos, at pag hindi mo kasama ang Diyos, huwag mong ituloy. Ulitin kong muli, tiyakin mong kasama mo ang Diyos sa iyong gagawin. Dahil kung hindi kasama ang Diyos, magiging marumi ang iyong gawain. Ano po ba ang idols? Pinagkakatiwalaan ng isang tao na higit sa pagtitiwala niya sa Diyos. Kaya kung makikita po natin, marami ang tao na ayaw na sa Diyos. Ayaw na nilang dumalo, makinig ng salita ng Diyos. Bakit kaya? Sapagkat nalalaman nila na kaya nilang mabuhay. Pero sa akin, hindi ko po kayang mabuhay kahit isang segundo na hindi ko kasama ang Diyos. Wala po akong magagawa kapag hindi ko kasama ang Diyos. Bali, wala po ako kung hindi ko kasama ang Diyos. Wala po akong alam kung hindi isisiwalat ng banal na Espiritu sa akin. At yun po ang katotohanan, ang sabi ng Biblia, without me, you cannot do anything. Or you are nothing, and apart from me, you cannot do anything. So maliwanag po na para tayo maging maunlad at matagumpay, huwag na huwag mong iiwan ang Panginoong Jesus. Paglalakad ka, kasamahin mo ang Panginoong Jesus Kristo. At tandaan mo po, nung kami ay nasa Oregon, sumadsad ang Asiana sa runway ng San Francisco. Nung kami nasa Mississippi, nabali ang gulong ng Southwest Airlines sa New York sa LaGuardia Airport. Yun po'y sapat na magsilid ng takot sapagkat ang eroplano namin ay Southwest, JetBlue, American Airlines. Dahil napakarami po nung pinuntahan namin, iba-iba ang eroplano. American Eagle. Kung wala po ang Diyos, nakakatakot po yung pagtaas at pagbaba ng eroplano. Pero kasama ang Diyos, you will enjoy the flight. Hello? Kaya nga, uulitin kong muli, please, huwag mong iiwan ang banal na Espiritu. Sabihin mo sa iyong katabi, walang iwanan. Amen. Draw near to God and He shall draw near to you. Ngayong gabi, dadalangin ako ang walang trabaho, magkakatrabaho, at ang may trabaho, mapopromote. Amen? At ang promotion ninyo, hindi lamang sa posisyon, pati sa sweldo. Kayo ba'y naniniwala na kasama natin ang Diyos ngayong gabi? At ang may sakit ay gagaling saan man naroroon ang iyong mahal sa buhay, ang kinin mo na gagaling ang may sakit. Amen? May isang lalaki na sinabihan na ng doktor na 2 araw na lang ang buhay mo dahil lusaw na ang iyong baga.
Pero may nanalangin at nanaghoy sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pagtaghoy sa banal na Espiritu. At bago dumating yung dalawang araw, ikalawang araw, dahil may nanalangin, nagkabaga yung lalaki. At lumabas siya at nagpapatuloy niyang na siyang maglingkod sa Diyos. Kaya sabihin mo, walang imposible sa Diyos. At sa akin din walang imposible, sapagkat ang lakas na nasa akin ay ang lakas ng Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ay mapangyayari ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. O aming Ama, salamat sa buhay na salita na nagbibigay sa amin ng tibay at katatagan at linis at katwiran. Maganap ang himala sa bawat isang naririto. Ang walang hanap buhay ay magkaroon ng hanap buhay, at ang may hanap buhay ay ma-promote at umunlad ang kanilang posisyon at ang kanilang sweldo. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo, mangyari ang kagalingan sa bawat isang lahat ng naririto sa pangalan ni Jesus. Mawala ang lahat ng pinanggagalingan, ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat pamilyang naririto at ang pamilyang hindi nila kasama rito, Panginoon, iyong pagtibayin at patatagin ang mga pamilyang ito para sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen. At handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon. And it's always a great day to live. Walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman niyan,